Sugatan ang ilang tauhan ng BIFAR at marine biologist maging ang ilang miyembro ng media matapos pahanginan ng helicopter ng Chinese Navy. Ito po'y sa gitna ng isinagawa nilang marine scientific research sa Pag-asa Island. Narito po ang aking report. Tanging mga sigaw na lang ang reaksyon ng ilang tauhan ng BIFAR at marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy. Ito ay kasabay sa isinagawang marine scientific research sa Sandy K3 at 4 sa Pag-asa Island. Mababa masyado ang lipad ng helicopter. Dahilan para halos tangayin na ang ilang Pinoy na kasama sa expedition. Ayon sa BIFAR, nasa 50 feet lang ang layo ng mga eksperto mula sa helicopter. Nagtagal ang kanilang pangaharas sa loob ng 10 minuto. Dahil sa insidente, nasugatan ang ilang biologist at ilang tauhan ng BIFAR. Maging ang ilang miyembro ng media ay hindi rin nakaligtas sa kadelikaduhan. Let's go! Para hindi na malagay pa sa panganib ang buhay ng mga kasama sa research, minabuting itigil na lang ang pagsusuri sa sandbar. Nauna nang nakaranas ng pangharas ang mga dalubhasa noong nagsagawa ng pagsusuri sa Sandy K 1 at 2. Ang insidente ito, hindi rin nalalayo sa panibagong ginawang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China habang nagsasagawa ng RORI mission ang Pilipinas sa Yungin Shoal. Tatlo ang naitalang sugatan mula sa mga sakay ng Unaiza May 4 na magdadala lang sana ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Ilang oras nakipaghabulan ang UM4 sa naglalakihang barko ng China. Nagawa mang makaiwas sa unang pagkakataon, pero nasa pool pa rin ito dahilan para hindi na makaderetso sa Yungin Shoal ang barko.